my God to thee. Ano po ba ating abangan sa susunod natin ng mga topiko? Sa Webes po kaibigan, bukas atin pong titingnan ang modern magic, miracles, and the occult. Totoo ba talagang may mirakulo? Makakagawa ba ang Diablo ng mirakulo? Kung makagawa ng mirakulo ang Diablo, hindi sapat na maniwala tayo sa, or hindi ito karapat-dapat na maniwala tayo kagad sa mga mirakulo. At ang kulto, kaibigan. Ito ang ating pag-uusapan po bukas. At kaibigan, ito po ang ating free lesson po ngayon. Siguro may mga handouts po dyan. At yung mga nag-desisyon na magpabinyag, may sheet po tayo dyan sa ating registration table. Ilista niyo po, kaibigan, kung saan po yung bakante niyong panahon or oras. Bukas po yan. Webes, kung ano yung oras na bakante po ninyo para po kayo ay mabisita. Ililagay nyo lang po dyan, kaibigan, at pupuntahan po namin kayo. At kung siguro yung bakante nyo hapon lang, pwede po dito mga alas 5. Nandito na po kayo upang mabisita po namin kayo. At maaga po kami dito. Buong araw po bukas ay para po sa clearing visits. Ibig na sabihin, kaibigan, kung may mga tanong po kayo, may naguguluhan pa kayo ng mga katotohanan nyo natanggap, sasagutin po natin yan, atin po yung i-clear lahat bago po kayo mabinyagan. Kailangan maging malinaw sa inyo ang katotohanan ng iyong tatanggapin upang kayo ay talagang kalooban nyo na susunod sa Panginoon. Kaya po, ilista nyo po doon, kaibigan, nandun po yun, siguro pagkatapos ng ating seminar. Sa Biyernes po, kaibigan, ito yung pag-uusapan, the unpardonable sin, ang kasalanang hindi mapapatawad. May kasalanan bang hindi mapapatawad? Yan ang ating pag-usapan po sa Biyernes, kaibigan. Ang ating binyagan, ating bautismo ay ngayong Sabado. Atin pong awitin ang ating theme song, kaibigan. Tayo po tumayo. Awitin natin ang ating theme song na Tumingin Ka Kay Jesus.
Tumingin ka kay Jesus, sa masayan niyang mukha, mapapawi ang dilim sa lupa, sa malwa. Pagpala po namin, Panginoon, maraming salamat sa araw na iyong pinagkaloob. Kami po ay narito muli sa pag-aaral ng banal na salita. Baspasan niyo po, Panginoon, ang aming mga isipan. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Nang sa ganun, ang katotohanan ng aming matanggap at aming mapakinggan ay tuluyan naming susundin at isasagawa. At warin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ito po aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Kaya pong lahat ay magsiyo po. Ang atin pong pag-aaral po ngayon, kaibigan, ay Satan's Trojan Horses. Ano ba itong mga Trojan Horses o mga kabayo ni Satanas, kaibigan? Alam niyo po, according sa Greek legend, ang mga Grego po, kaibigan, ay hindi po nila nakayang talunin ang Troy. At dahil doon, for 10 years nilang sinubukan na kanilang talunin ang Troy, kaibigan, hindi po nila natagumpayan ito. Kaya sa kanilang pag-isip-isip, may plano silang nakuha at kanilang ginawa ang napakalaking isang kabayo bilang isang plano nila, isang trap nila sa Troy. Ang kanilang ginawa, pumunta sila doon sa palibot ng Troy na kaharian at dinala nila itong napakalaking kabayo. At yung mga kawal ng mga Grego, sila po ay nagsialisan, iniwan nila itong kabayong ito na sa kanilang sinasabi, ito ay pasimbolo sa katagumpayan ng Troy na kaharian. Ngunit, sa loob pala ng kabayong iyan, kaibigan, ay may mga sundalo ng mga Grego o ng mga Greek. At may espiya po doon sa loob ng Troy na kanilang kinumbinsi ang hari na ipapasok itong kabayong ito na napakalaki doon sa labas ng kanilang kaharian. Kaya nakumbinsi ang hari at kanilang pinasok kinagabihan itong kabayong napakalaki. At noong pinasok nila sa kaharian, kaibigan, sa hating gabi, binuksan ng espiya na nasa loob ng Troy ang kabayong ito, yung pintuan na yan, at lumabas ang napakaraming mga sundalo at binuksan ang pintuan or gate nang Troy na ito, kaharian na ito, at nandoon naghintay ang napakaraming kawal ng Grego. At doon nga, winasak ng Grecian ang Troy. Napaka-clever, kaibigan, napaka-talinghaga na plano ng mga Grego upang mapasok ang kaharian gamit ang isang kabayong napakalaki niyan. At dahil doon, tinawag nila yan na Trojan Horse. Kaya, kaibigan, sa panahon ngayon, ito ang tinatawag nila na isang kaaway na kabayo na siyang nagpasok ng kaaway sa kaharian ng Troy. Ang tanong, kaibigan, sa gabing ito, si Satanas ba ay may kabayo din na parang isang Trojan horse na kanyang ipapasok sa buhay ng Kristiyano ang kanyang mga kabayo na siyang sisira sa ating pananampalataya? May mga kabayo ba si Satanas na inihanda upang tayo ay mawasak, kagaya ng pagkawasak ng Troy? Ito ang ating pag-uusapan po ngayon, kaibigan. Ano ba itong mga kabayo ni Satanas? Sabi po ng Biblia, kaibigan, sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Napakalino po, kaibigan, na sinabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Bakit ba? Ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, kung ang sinuman ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ibig sabihin, kaibigan, binanggit lang po ng Biblia, na kung inibig mo ang sanglibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Dahil nga, pag-ibig ng ang wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Hindi natin pwedeng ibigin ang Panginoon at ang mundo. Kailangan natin piliin, kaibigan, kung sino ang ating iibigin.
Sabi nga ni Jesus sa 1 John chapter 4 or John chapter 14 verse 15, kung ako inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakalinaw, kaibigan, sabi ni Jesus, kung iniibig niyo talaga ako, ay susundin niyo ang aking mga kautusan. Susundin niyo ako, ako ay inyong iibigin. At sabi pa ng Biblia, kaibigan, paano ba natin naibig si Jesus? Well, simply, tayo'y nagsiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ito pala, kaibigan, sa panahon nating makita ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, sa panahon na ating tinignan ang cross, sa panahon na ating tinignan ang dakilang sakripisyo ng Panginoon, ang pag-ibig ay parang kikilos sa ating buhay. Parang love awakens love. Parang pinukaw ang pag-ibig na nasa ating puso dahil sa ating nakita na pag-ibig ni Jesus. Ito yung dahilan kung bakit ating maibig sa Jesus, kaibigan. Without Jesus, kung wala sa Jesus, kaibigan, ang cross o ang kanyang dakilang mga sakripisyo, hindi natin maramdaman ang pag-ibig para sa kanya. Marino so far? Ito yung first step, kaibigan, na maibig natin sa Jesus. Wala tayong pag-ibig na kagaya ni Jesus. Patuloy tayo dito. Luke 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay ano? Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. May tanong ko lang, kaibigan, ilang mga bagay ba ang iniwan ni Jesus? Ilang bagay ba ang iniwan ni Jesus? Isa lang ba ang kanyang iniwan? Alam mo, kaibigan, kung iisipin po natin, ang iniwan po ni Jesus ay lahat ng mga mabubuti. Wala po siyang iniwan na masama. Lahat po, kaibigan, ng mabubuti, ang langit, ang kanyang pagiging hari, ang mga pagsamba na mangyayari sa kanya, lahat ito ay kanyang iniwan sa langit upang tayo ay abutin. Amen? Napakagandang larawan, kaibigan, patungkol kay Jesus. Ngunit sabi niya dito, kung ako ay yung susundin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang, sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Let's for example, kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Natanggihan natin or pasanin natin natin ang cross. Like for example, ako ay mahilig sa karne ng camel. Well, of course, hindi ako kumakain ng camel, okay? Ako ay isang vegetarian. Hindi ako kumakain ng camel's meat. Pero lagyan natin for the sake of illustration na napakasarap sa akin itong camel's meat na ito, itong karne ng camel. At noong sa panahon, kaibigan, na nabasa ko sa Biblia na bawal pala, o hindi bawal, hindi pala kalugod-lugod sa Panginoon ang camel, hindi niya pala gusto na ako ay magkasakit dahil pagkain ko ng karne ng camel, ako ay magkakasakit. Nakita ko na gusto ng Panginoon na sundin ko siya. Ang aking gusto ay parang may paglalaban sa gusto ng Diyos. Nakuha niyo po? Yung kagustuhan ko ay parang gusto kong gawin, ngunit nabasa ko sa kalooban ng Panginoon na hindi yan pwede sa'yo. Yun yung cross, kaibigan, na kailangan mong i-give up, na kailangan mong iwan at sundin kung ano ang sinabi ng Panginoon o sinabi ng Biblia. Siguro may mga karanasan din kayong ganyan, na ang iyong mga kalooban, ang iyong kagustuhan, kaibigan, ay parang against sa kalooban ng Panginoon. Parang against ang ating gusto sa Panginoon. Ito yung cross, kaibigan, na sinasabi po dito. Ito po yung cross ng self-denial. Ibig nang sabihin, iyong iniwanan ang gusto mo at sinunod mo kahit hindi mo gusto dahil ito ay nakasulat. Marino po yun so far? Ito yung self-denial, kaibigan. Isang bata, one day, yung lesson namin nun is self-denial. Sabi niya, ano ba yung self-denial, Kuya Eve? Sabi ko, ang self-denial is ganito lang. Paborito niya yung apple. Ano yung apple? Paborito niya yung apple. At sabi ko, sige, ano bang paborito mong prutas? Sabi niya, apple. Sige, may apple ka dito. Binilan ko siya ng apple. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, binigay ko yan sa'yo para maintindihan mo itong self-denial. Tuwang-tuwa siya dahil natanggap niya yung apple. At noong natanggap niya yung apple, sabi ko,
yung apple na yan, gusto ko na ibigay mo sa iyong kaibigan. Sabi niya, ayaw ko. Gusto ko yung apple. Ayaw kong ibigay. Sabi ko, yan ang self-denial pag maibigay mo yan sa kanya. Ibigay sabihin, kaibigan, yung kagustuhan mo, sa panahon na iyon na itong mag-give up, yun ay tinatawag na self-denial. Self-denial. Tingnan natin si Jesus, kaibigan. Si Jesus, lahat ng langit ay kanya. Lahat ng pagsamba ay sa kanya. Ngunit itong lahat ay kanyang iniwanan. Self-denial ang ginawa ni Jesus para lang sa atin. Para lang sa iyo. Kaya kaibigan, kung susunod pala tayo kay Jesus, parehong karakter ang ating dapat na makamit o makamtan. Kung siya ay nag-self-denial, tayo rin ay kailangang may self-denial. Sabi nga dito, kaibigan, kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa, ilan yan, kaibigan? Lahat. Ano bang ibig sabihin ng lahat? Gusto ko maintindihan ito. Ano ba yung lahat? Lahat. Walang reservation, tama? Lahat, kaibigan. Lahat, sabi niya, niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko. Napakalalim, kaibigan, ang sinabi ni Jesus, kung ikaw talaga ay susunod sa akin, lahat ay iyong tanggihan. Kaibigan, kahit anong hahadlang sa ating pagsunod kay Jesus, ito man ay ating pamilya, ito man ay ang pagkain, ito man ay ang ating mga kaibigan, ito man ay ating mga trabaho, ito man ay ang ating iglesia, ang ating propesyon, kahit ano, kaibigan, na hahadlang sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi tayo magiging alagad ni Jesus hanggat hindi natin ito maiwanan. Yan ang sabi ni Jesus. Hanggat hindi mo matanggi lahat, hindi ka magiging alagad ko. Now, tanong niyo ang sarili niyo ngayon, kaibigan. May mga bagay ba na naghahadlang sa atin sa pagsunod sa Panginoon? Siguro ang ating trabaho, siguro ang aking pamilya, siguro ang aking propesyon, siguro ang aking mga kaibigan. Pressure ka kasi sasabihan ka siguro ng mga kaibigan mo, oh, grabe siya, nagbago na. Siguro ito yung mga hadlang, kaibigan, na parang takot ka na sumunod kay Jesus dahil sa mga pressure sa buhay. Isipin niyo, kaibigan, tanongin niyo ang sarili niyo. Alam ko na kayo ay nakakaalam niyan. Kayo lang ang nakakaalam ng kaibigan. Ano ba itong mga bagay na siyang naghahadlang sa pagsunod niyo kay Jesus? Handa ba kayong iwanan ito lahat? Handa ba kayong ibigay ito lahat sa Panginoon? May relihiyon ba na ganyan, kaibigan, ngayon? May mga relihiyon ba na pwede mong magawa lahat ng gusto mong gawin? Wala na mga restrictions? Meron mga relihiyon na ganyan? Yes, halos buong mundo, kaibigan, ang relihiyon ay walang bawal, walang restrictions. Ngunit, kaibigan, ang relihiyon na walang restriction, walang mga batas na sinusunod, ay parang isang kasal na walang restriction. Parang isang kasal na kasal lang kayo, hindi yan tinatawag na kasal. Yan ay live-in. Tama? Yan ay live-in, kaibigan, hindi yan kasal. Kasi kung kasal ng isang tao, may mga batas, may protection, kaibigan, sa pagiging magkasintahan nyo. Sa pagiging kasal. Ikaw ay bibigyan ng protection ng iyong asawa at may mga self-denial na magagawa, kaibigan, mangyayari sa kasal. Tingnan yung dalawang ito, kaibigan. Kanilang pinagkaisa ang kanilang mga puso at lahat ng mga differences nila ay kanilang sinet aside at sila, kaibigan, ay nagmamahalan. Alam niyo, kaibigan, napakaraming mga tao ngayon sa Kristiyanong mundo na gusto nilang sundin ang Panginoon pero wala namang pag-ibig. Posible ba yan na siguro nagsama kayo bilang mag-asawa ngunit wala namang pag-ibig? May mga ganyan, kaibigan, yan ang pinaka-worst na mangyayari sa buhay ng tao. Kayo ay nagsama, kasal kayo, may mga anak kayo, ngunit wala namang pag-ibig sa loob ng pamilya. Yan ang pinaka-worst. At ganito din ang nangyayari sa Kristiyanong mundo. Maraming mga tao na sumusunod, sinisikap na sundin si Jesus, ngunit walang pag-ibig. Ano ang mangyayari niyan, kaibigan? Ang kautusan ay magiging napakabigat na sundin.
hindi ito isang delight sa isang isang Kristiyano na susunod na walang pag-ibig sa Diyos. Ngayon, kaibigan, kung mahal mong isang tao, kahit hindi ka nauutusan, sinunod mo na ito? Kahit hindi ka nauutusan, iyon ang na foresee ang ano ang dapat gawin, kaibigan. Gusto mong ma-please, gusto mong mabigyan ng kasiyahan ang iyong partner. Ito yung pareho din sa Kristyanismo, kaibigan, at sa kasal. Sa panahon na mahal ko o naibig ko si Jesus, hindi na, kaibigan, hindi na ang tanong na ano ba yung gusto ko, kundi ano ang pwede kong magawa upang maging masaya si Jesus. Sometimes, kaibigan, ang ating mga tanong sa ating sarili, Lord, I want this. Gusto ko yun, no? Gusto ko nito, gusto ko nito. Nasa sarili lahat. Ano ba ang pwede nating magawa na kalugod-lugod sa Panginoon? Ito yung epekto sa panahon na may pag-ibig sa buhay ng isang taong sumusunod kay Jesus. Amen? Sabi nga dito, kaibigan, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napaka-easy, kaibigan. Napaka-easy na sumunod sa Panginoon pag iniibig natin siya. Yan ang prinsipyo natin nakita. Ngayon, kaibigan, ang katotohanan sa panahon na inibig mo sa Jesus, ito ay beyond sa ating nakikita. Ito ay pag-keep or pagsunod hindi lang sa literal na mga kautusan, kundi sa spiritual na likas or likas ng kautusan kung mahal mo talaga sa Jesus. 1 John 3 verse 22, sabi dito, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, kaibigan, nakita po dito, sa panahon pala na ating susundin ang kautosan ng Panginoon at susundin natin kung ano o ating gagawin kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon Jesus, ano mayari, kaibigan? Tayo ay basbasan ng Panginoon. At sabi niya pa dyan, ang tunay na Kristiyano, kaibigan, ay mag-aaral ng banal na salita. Ang tunay na Kristiyano ay kanyang sisikapin na ang kanyang magagawa ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ba'y mabigat na sundin, kaibigan, kung may pag-ibig sa Diyos? No. Hindi mabigat sundin ang kautosan ng Panginoon kung mahal mo ang Panginoon mismo. Ngayon, kaibigan, atin po ito nakikita sa mundo ngayon. Sa mundo ng mga Kristyanismo, kaibigan, napakaraming mga Kristiyano na sinisikap or kanilang sinusubukan na sundin ang Diyos, iibigin nila ang Diyos, ngunit iniibig din nila ang mundo. Pwede ba yon? Na inibig mo yung Panginoon, ngunit inibig mo rin yung mundo? Pwede ba yon, kaibigan? No. Hindi po pwede yon. Hindi niyo pwedeng ibigin ang mundo at ibigin din si Jesus. Sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, kaibigan, sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Malinaw po ba? Sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nagpasa ng sanglibutan, rather, ang masamang pita ng laman at ang mga masamang pita ng mga mata at ang kapalaluhan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Kung atin pong pag-usapan ang mundo, kaibigan, itong mga pita dito na nabanggit sa Biblia, ito po yung mga kasalanan na nasa sanglibutan. Mga kasalanang patuloy na nagbibigay na parang masarap nating gawin. Mga pleasure sa sanglibutan. Marami mga Kristiyano, kaibigan, na ginagawa ito na sana hindi gusto sana ng Panginoon na ito ay ating magawa. Another text, sabi po dito, James 4 verse 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganun yung nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig ng maging kaibigan ng sanglibutan, ay ano, kaibigan? Ay nagiging kaaway
ng Diyos. Now, mali na po sa teksto, kaibigan. Sino man ang umiibig sa sanglibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Of course, kaibigan, ito ay napakalinaw na binanggit ng Biblia. Ito ay spiritual adultery. Hindi lang isang literal, kundi isang spiritual adultery, kaibigan, na siguro sa ating buhay Kristiyano, may mga panahon na ating hinayaan na ang sanglibutan ang siyang naging control ng ating buhay. Siguro ang sanglibutan ang siyang namuno ng ating isipan. Siguro ang sanglibutan ang siyang namuno ng ating mga puso. At hinayaan natin ito. At ano sabi ng Biblia? Magiging kaaway tayo ng Diyos. Simple lang, kaibigan. Sabi ng Biblia, kaaway ko ang sanglibutan. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan dahil ang sanglibutan ay kaaway ko. Mahal kita, ngunit ang sanglibutan ay kaaway ko. Yung kasalanan na nabanggit ni Jesus sa sanglibutan. Alam ng Diablo, kaibigan. Kaya nga, ginawa ng Diablo ang mga Trojan horses, ang mundong ito, at ipapasok niya sa buhay ng Kristiyano upang masira ang kanilang koneksyon sa Panginoon. Upang mawala ang kabanalan na pag-iisip sa Panginoon. Ano ba itong mga Trojan horses, kaibigan, na ating pag-uusapan ngayon? Gusto niyo bang malaman ito, kaibigan? Ano mga Trojan horses ng kaaway na kanyang gustong maipasok sa ating buhay? Sinong gusto, kaibigan? Okay. May request ako sa inyo. Friend tayo, right? Kaibigan ba tayo lahat? Yes or no? Tayong lahat ay magkaibigan. Sure yan? Magkaibigan tayo. Pagkatapos ng sermon, kaibigan, gusto kong kaibigan pa rin tayo. Amen? At least agree tayo na talagang sinabi niyo na magkaibigan pa rin tayo pagkatapos ng pagpupulong. Amen? Sure yan ha? Alam ko naman na honest kayo eh. Kaya magkaibigan pa rin tayo pagkatapos ng sermon ito. Siguro itong pag-aaral na ito, kaibigan, ay parang stepping of toes sa iba. Siguro ang pag-aaral na ito siguro ay parang tinitira tayo. At kaibigan, ang pakay ko lang ay mapahayag ang katotohanan. Amen? Wala akong motibo na saktan po kayo. Ang motibo ko lang na aking ipahayag kung ano ang nakasulat sa Biblia. I hope malinaw ito, kaibigan. At gusto kong maging kaibigan pa rin tayo habang buhay. Amen? Amen. Mahina. Amen! Amen. At least may kapayapaan na ako na magpatuloy. Pero anyway, kaibigan, kahit hindi nyo sabihin na hindi tayo magkaibigan, ipipresent ko pa rin ang katotohanan. Patuloy tayo, kaibigan, ano ba itong mga pita ng laman o itong mga Trojan horses ng kaaway? Sabi ito, 1 John chapter 2, verse 16, sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sama kundi sa sanglibutan. Ano dyan, kaibigan? Ano ang tatlo dyan? May tatlo actually mga Trojan horses ang Diablo. Una dyan, masamang pita ng laman. Number two, masamang pita ng mga mata. At number three, kapalaluan sa buhay. Ating simulan, kaibigan, dyan natin nakita ang tatlong mga Trojan horses ng Diablo. Ito ang mga Trojan horses, kaibigan, na kanyang ipapasok sa ating Kristiyanong pamumuhay. Simulan natin pag-aralan, kaibigan, itong masamang pita ng laman. Lust of the flesh. Alam niyo, kaibigan, tayo ay binigyan or talagang tayo ay sinisikap ng Diablo na maipasok itong masamang pita ng laman sa ating buhay. Ginagamit niya itong mga senses natin, especially, kaibigan, ang sense of sound at saka ang sense of dito siya nag-focus sa dalawang senses. Ang sense of sound, itong sight, sound, smell, taste, itong mga senses nito, kaibigan, ay kanyang ginagamit. Simulan natin sa sound. Ginagamit niya ang sound upang maipasok ang mundo sa ating buhay. Now, kaibigan, gusto kong i-consider ang musika. Lust of the flesh. Ang musika ba sa mundo, kaibigan,
ay magiging, pwede ba ito magiging Trojan horse ng kaaway upang maipasok ang sanlibutang mga motibo sa ating buhay? Posible ba ito, mga musika? Well, let's go to the world. Ating tinan ng mundo, kaibigan, ano ang sabi ng mga rakista? Ano ang sabi ng mga musician sa mundo? Sabi ng isang rakista, kaibigan, na si John Oates Hall and Oates Rock Band, sabi nila, ang rock and roll ay 99% na pakikipagtali. Or sa English, yan, kaibigan, rock and roll, 99% sex. Yan ang sabi ng mga rakista. Sila mismo ang nagsabi niyan. Ano yan, kaibigan? Yan ay pita ng laman. Nakita niyo po? Sa mga rakista, kaibigan, sila nagsasabi na ito ay 99% na sex. Yan ay pita ng laman. Sa panahon, kaibigan, na atin pong pagbibigyan ng panahon na makikinig sa mga musika na sanglibutan, naaapektuhan ang ating mga isipan. Naaapektuhan ang ating mga sex drives. At ito ay ma-activate. At kaya nga, napakaraming mga tao ngayon na namumuhay na hindi kasal. Nakita niyo po, kaibigan? Of course, may awa ang Panginoon. Hindi na tayo kinandem. Kaya nga, pinakita niya sa atin ito ang katotohanan ito upang tayo ay magsisi at manibagong buhay. Amen? Ito ang kanyang gusto, kaibigan. Ito ang kanyang gustong maipaabot sa atin. Ano pa? Sabi dito, ang mga tagapakinig ng rock music ay mas madaling matukso na gumamit ng droga at masangkot sa pakikipagtalik labas sa kasal. Ang mga tagapakinig ng heavy metal ay sa kadalasan nakakapag-isip na magpakamatay. Sinong author nito, kaibigan? Wala iba kundi ang Diablo. Gusto ng Diablo na sirain ang ating buhay. Gusto ng Diablo na tayo ay, ang ating pamilya ay wasak-wasak. Ito ang kanyang gusto, kaibigan. Gusto niya na maating maipasok ito sa ating buhay. Dr. Neil Nedley. Ang isa nagkuro na kumanta ng religious rock, anong tawag dyan? Religious rock. Sabi niya, religious rock ay tinanong kung ano ang epekto ng ganong uri ng musika sa kanila. Sumabat ang kabataan, ito ay gumigising sa amin sa pakikipagtali, gaya ng ibang klase ng rock. Ano yan? Religious rock. Ibig sabihin, kaibigan, ang mga liriko nito ay religious. Siguro mababanggit doon ang pangalang Jesus, mababanggit doon ang pangalan na Panginoon. Ito ay religious na liriko, ngunit ang kanyang beat ay rock. Sabi niya, parihong epekto. Ito ay gumigising sa amin sa pakikipagtali. Gaya ng ibang klase na rock. Siguro nakakilala kayo ng bandang ito. Sino nakakilala ng bandang ito? Ito ay The Beatles. Actually, kaibigan, ito yung paborito kong banda dati. At ang kanilang banda actually ay hindi masyadong rock. Alright? Hindi naman talaga, sige, makapag-isip ka, hindi naman rock yan. Parang slow rock lang naman yan. Pero ano ang sabi ng mga author mismo, kaibigan, ang nag-awit nito, ang mga Beatles themselves. Sabi nila, ang aming musika, sila ang nasabi, ay may kakayahang magdulot ng emosyonal na instabilidad, disorganisadong ugali, rebellion at kahit ano pa? Revolution. Ibig sabihin, sinasabi nila na ang aming musika ay magbabago sa iyong ugali. Kung ikaw ay makikinig sa aming musika, babaguhin ang aming musika ang iyong ugali. Kaya kaibigan, kung mapapansin nyo, ang ating mga kabataan ngayon, pag hindi natin ito inalagaan, ang musika mismo ang magdidisiplina sa kanila. Ang musika mismo ang magbibigay sa kanila ng mga ugali na hindi mo naman tinuro sa kanila. Kaya mapapansin mo, bakit ba ganito ang anak ko? Hindi mo alam, kaibigan, nasa kanilang pinapakikinggan, yun pala doon na iba ang kanyang ugali. Kahit nga sa revolution, kaibigan, rebellion. Siguro may karanasan kayo na inutusan mo siguro, ganito ako dati, kaibigan, inutusan ako ng mama ko, nanay ko, at dahil rock, actually, marahilig ako sa rock music dati. I love rock music, yan yung hilig ko dati, kaibigan. At may banda din ako dati. Ako yung gitarista dati sa banda. Yung pag-play ko ng gitara ngayon, hindi na yan dati, yung ganyan pag-play.
Kahit anong utos ng nanay ko, kaibigan, parang wala yan sa akin. Basta sa akin, nakasaksak yung earphone ko sa aking tenga. Pag ganun-ganun yung yung ulo ko. Kahit anong sigaw niya, Eve, kunin mo na yun. Ganun-ganun ako. Sige, patuloy pa rin. Rebellion. O revolution. Yan ang sabi ng mga Beatles. Rockstar David Bowie, sabi niya, rock, noon pa man ay, ano? Musika ng mga demonyo. Kaibigan, sila na mismo ang nagsasabi nito. Alam niyo po ba na madalas o halos mga nakakinig ng drugs o nagkumakanta ng drugs ay mga drug addicts? Alam niyo ba yon? Na madalas sa kanila, kaibigan, ay gumagamit ng droga upang pagtayo nila sa stage, hindi sila mahiya. At may mga parang high sila at maganda ang kanilang mga performance. Sabi dito, kaibigan, sa Demon Possession Music by Dr. Juanita McElwin, ang parehong tukma na rhythm ay ginamit sa tatlong relihiyon. Anong relihiyon yan? Sa musikang Afrikano at Indian, sa rock music at musikang ginamit sa pagpupulong ng mga faith healers. Ang Diyos or ang demonyo ay lumalapit kapag tinatawag siya ng sinuman na gumagamit sa mga rhythm na ito. Ano bang rhythm na ito, kaibigan? Ito yung mga rhythm na nasa mundo. Ito yung tinatawag na voodoo rhythm. Itong voodoo, kaibigan, ay galing sa mga relihiyon na ang kanilang pagsamba ay pagsamba sa ahas. Ang pagsamba sa ahas, kaibigan, ito yung kanilang tradisyon na gagamitin nila yung drums. At gagamitin nila yung paggamit nila sa drums, kaibigan, ito pala ang pagtawag nila sa kanilang Diyos na ahas. At sila ay sasayaw na parang ahas. Huwag na, hindi ako masasayaw. Sasayaw na parang ahas, kaibigan, na parang ang kanilang katawan ay parang ahas talaga ang kanilang pagsayaw. Kaya nga, ang mga voodoo na ito, kaibigan, ang kanilang pagsamba ay hindi pagsamba sa Diyos, kundi pagsamba sa ahas. Ngunit, kanilang tinatawag ito sa pamamagitan ng drum na beating. Kaya sabi nito, kaibigan, ang Diyos, demonyo ba, ay pumunta sa selebrasyon, type na servisyong pagsamba, kung ang rhythm ng Diyos o demonyo ay pinapatugtog sa Christian rock na musika, kahit pa ang mga tao nandoon ay hindi naisip na nagtawag sila ng Diyos o demonyo, may malakas na paniniwala na ang Diyos o demonyo ay pumunta nga. Ano ito, kaibigan? Pagtawag sa demonyo. Ito yung mga rhythm na nasa mundo, kaibigan. At alam natin na ang Seventh-day Adventist, kaibigan, ay naapektuhan din ito. Kahit nga ang iglesia ng Seventh-day Adventist ay naapektuhan din ito, kaibigan. Sa panahon ni Ellen White, Ellen G. White, siya ay binigyan ito ng isang warning na nakita niya sa church, na kung gagawin ito ng church, magiging ang church ay talagang hantong sa napaka-delikadong posisyon. Sabi ni Ellen White, sa Maranatha page 234, ang mga bagay na iyong tinutukoy, ang Panginoon ay pinakita sa akin sa akin na magaganap bago sasara ang pinto ng kaligtasan. Napansin niyo po, kaibigan, bago po sasara ang pinto ng kaligtasan or closing of probation, ito ang mga bagay na mangyayari. Bawat katwa ng mga bagay ay maipapakita. Magkakaroon ng sigawan, may drums, musika at sayawan. Now, look at the world. Yan ba ang tinakita ngayon? Kahit saan ka titingin, kaibigan, may sayawan, may musika, kahit sa jeepney, kahit sa tricycle. Kahit saan ka, alam niyo, kaibigan, sa Manila, doon kami nagtatrabaho, kahit sakay ka ng jeep, kaibigan, may musika. Sakay ka ng taxi, may musika. Sakay ka ng bus, may musika. Punta ka ng mall, may musika. Kahit saan, kaibigan, parang nandun lahat, nakabalot, binalutan ka ng iba't ibang musika. At ito ang sabi ng nila, ang pandama ng mga may isip na mga nilalang ay magiging litong-lito na hindi na sila mapagkakatiwalaan na gumawa ng tamang desisyon. At ito ay tinatawag na paggalaw ng banal na espiritu. Ano ang kadugtong niyan? Ang banal na espiritu ay
hindi kailanman magpapahayag sa kanyang sarili sa ganitong pamamaraan, sa ganyang bubuanin ng ingay. Ito ay gawa ni Satanas upang takpang ang kanyang makahinyong pamamaraan, upang pawalang epekto ang dalisay, sinsiro, nakapagpapaibabaw, nagpaparangal, nagpababanal na kagtuhanan sa panahon ngayon. Ibig sabihin po natin nakikita ngayon, may mga panahon na parang yung ating napakinggan ng mga kagtuhanan ay parang walang epekto sa ating buhay. Posible ba na dahil ito sa musika nating pinapakinggan? Itong rock music, at kahit ngayon kaibigan, tinatawag na nila na religious rock music. Ang bubuanin ng ingay gumugulat sa pakiramdam at nagpapasama sa kung anong gagawin sa tamang paraan ay maaaring maging biyaya. Ang mga kapangyarihan ng mga ahensya ni Satanas ay humahalo sa gulo at ingay na nagagawa ng karnabal, at ito ay tinatawag na gawa ng banal na espiritu. Nakita niyo kaibigan? Binigyan po ng babala sa Ellen White na bago sasara ang pinto ng kaligtasan, ito ang iyong makikita. Ito ang mangyayari sa mundo. May mga musika, may mga drums, may mga sayawan. Let me clarify, kaibigan, hindi po ibig sabihin na against tayo sa music. Hindi po wrong ang musika. Nabanggit po dito, kaibigan, na the way we handle the music. Nakuha niyo po? Hindi po against tayo sa music. Maganda po yung musika. Si David. May music ba si David? Oh yes, nag-harp si David, kaibigan. Napakaganda ng musika ni David. At by the way, nung nag-harp si David kay King Saul, ano nangyari kay King Saul? Lumabas yung demonyo kay Saul. Naguguluhan si Saul noon, panahon yun. At tinawag niya si David at sabi niya, pwede bang magtugtog ka ng awitin or musika? At nang pagtugtog ni David, kaibigan, yung kaguluhan na nandun kay Saul ay nawala. Ito ay isang napakagandang musika. Kaya kaibigan, hindi po tayo against sa musika at ganoon din sa drums. Actually, ang drums ay hindi masama. Ang paggamit ng drums na ito ay magiging beat ng kaaway, ang siyang magiging way na snare ng kaaway na pasukin ang ating buhay Kristiyano. Simple lang kaibigan, kung pupunta ka sa nightclub, sino ba nakapunta na nightclub? Of course, wala pa, right? Kung ano ang beat ng nightclub, kung ganun ang ating makikita o marinig sa church, kaibigan, ibig lang sabihin, nakapasok ang diablo sa ating church. Paano naman ang pagsasayaw? Well, okay lang ba ang pagsasayaw? Kaibigan, kung pupunta ka sa nightclub, of course, wala kang makikita doon ng mga kabutihan. May alak, may droga, may musika, mga rock music nandun. Hindi ka puri-puri, kaibigan, ang pagsasayaw. At madalas nga, dito na nagagawa yung mga adultery sa pagsasayaw-sayaw. May mga nagawa dito, kaibigan, sa pagsasayaw. Ito nga ang binigay ng Biblia na napakagandang prinsipyo. Sabi ng Biblia, katapus-tapusan, mga kapatid. Ano mang bagay na katotohanan? Ano mang bagay na kagalang-galang? Ano mang bagay na matuwid? Ano mang bagay na malinis? Ano mang bagay na kaibig-ibig? Ano mang bagay na mabuting ulat? Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Kaibigan, kung isipin na natin practically, kung si Jesus ay kasama mo at pupunta ka sa nightclub, susunod ba siya sa'yo? Pupunta ba siya kasama mo? Ano kayang gagawin ni Jesus pag imbitahan mo siya? Jesus, punta tayo sa nightclub. Sasayaw tayo doon. Gaganbihin ni Jesus? Or siguro hihiramin ng Panginoon ang cellphone mo. Siguro hihiramin ng Panginoon, pwede bang mahiram yung cellphone mo, makinig lang ako ng musika? Ay, wag na, Panginoon. Baka gaganon tayo. Ay, wag na, wag mo nang hiramin ang aking cellphone. Siguro alam mo kung anong mystika meron ka. Ano ba, kaibigan, kung si Jesus kaya literally or practically, kaibigan, kung nandyan kaya si Jesus sa iyong gilid at ipaparinig mo sa kanya ang iyong mga mystika, ito ba ay kalugod-lugod kaya sa kanya?
Matanggap niya kaya ito, kaibigan? Siya ba ay komportable na ito ay tingnan? Mga pita sa laman. Now, kaibigan, patuloy tayo. Kaibigan pa rin tayo? Kaibigan pa rin? Pangalawang pita ng laman, kaibigan, or pangalawang Trojan horse ng kaaway, masamang pita ng mga mata. Alam natin, yung pita ng laman. Pangalawa, kaibigan, masamang pita ng mga mata. Alam niyo, kaibigan, kung ano daw ang ating tinitingnan ay magbababago sa atin or magpapabago sa atin. Rule ng psychology, kaibigan, kung ano daw ang ating tinitingnan, the more we behold things, sa ating pagtingin-tingin, tayo ay nababago. Kahit nga ang Biblia ay nagtuturo niyan sa 2 Corinthians 3 verse 18 na sa ating pagtingin kay Jesus, tayo ay nababago. Amen? The more we behold Christ, tayo ay nababago, kaibigan. Alam niyo, kaibigan, sa ating mundo ngayon, napakaraming mga bagay na pwede nating pwedeng mapanood. Like, for example, kaibigan, sa mundo natin ngayon, kung pupunta ka sa internet, yan ay napakarami. Yang mga pornografiya. Ano, kaibigan, dati, kung mag-search ka lang sa Google, may mga takip pa yon. Pero ngayon, kaibigan, careful ka na mag-search ka sa Google kasi parang wala nang takip lahat. Napaka-immoral na ng ating mundo, kaibigan. Parang free na lahat. At alam niyo po ba na yung mga 8 to 90%, kaibigan, ang nanonood ng pornografiya ay 8 to 16 years old. According sa research. At itong 8 to 16 years old, kaibigan, pinanonood nila itong mga pornografiya sa panahon na sila ay gumagawa ng mga homework. Siguro sabi nila sa inyo, Mami, punta muna ako sa internet cafe kasi may homework kong gagawin. At pagpunta doon, kaibigan, ano ang ginawa? Pa-slide-slide sa mga sites na pornografiya. At yung kaibigan, hindi na po safe na ating pong hayaan ang ating mga kabataan na mababad sa internet. Hindi mo alam kung ano ang kanilang pinanood. Especially itong mga lalaki. Ang negatibong epekto ng pornografiya ay mas palaging napatunayan kaysa sa koneksyon ng paninigarilyo at kanser sa baga. Dr. Dolph Zillman, Indiana University. At ayun po, kaibigan, according sa medical research, na ang panonood na ng pornografiya, ito ay magpapaliit ng ating mga utak. In the other hand, kung ikaw ay magbabasa, mag-aral ng banal na kasatayan, ito yung mga challenging na mga mind thinking or logical thinking, ito ay magpapa-expand ng ating brain, especially yung ating frontal lobe, kaibigan. Ito ay palilitin ng ating mga utak. At ano pa, kaibigan? Sa ating pagtingin-tingin, tayo ay nababago. Hindi lang sa pornografiya, kaibigan, kahit nga sa ating mga telebisyon. May mga bagay ba na hindi ka puri-puri sa telebisyon natin nakikita? Meron ba? Ano ba ang madalas na pinapalabas ngayon sa telebisyon? Patayan! At yung mga kabataan, kaibigan, Mami, pwede bang bilihan mo ako ng bang, bang, bang? Saan ba na nakuha yan, kaibigan? Of course, sa TV. Alam niyo po, siguro masasabi natin na okay lang yan, bata naman yan eh. Pero kung titignan po natin, kaibigan, naging killer ang ating mundo dahil sa mga violence na nakita nila sa palabas. Alam niyo po ba? Nasa edad na 16, may 200,000 nagawa ng karahasan doon sa TV, sa kanila pong kung nanood sila ng TV, sa age of 16, may 200,000 na kanila nakita na karahasan at may 50,000 sa edad na 18, pagpatay, tangkang pagpatay. Ano po kung bakit may marami ng barilan ngayon? Dahil ito sa panunood ng telebisyon, kaibigan. Ito ang according sa survey, kaibigan, sa ating pagtingin, tayo ay mababago. At 80%, kaibigan, sa sexual na relasyon sa TV, yung nakikita po natin ng mga teleserye siguro, sexual na relasyon, kaibigan, sa TV ay 80% labas sa kasal. Hindi legal, yun ang ginagawa ng kaaway. By beholding, we become changed. Sa ating pagtingin, kaibigan, tayo ay mababago.
Sabi ng Biblia, ako ay magpapakapantas sa takdal na lakad. Hindi ako, ano kaibigan? Maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Ano yung hamak na bagay na nasa ating harapan? Yan ba yung TV? Posible ba ito, kaibigan? Kaibigan pa rin tayo? I hope, kaibigan, magkaibigan pa rin tayo. Amen? Hamak na bagay. Ito po, kaibigan. Ito po yung TV sa Biblia. Tingnan po. Psalm 19:37-38. Turn away mine eyes from beholding what? Vanity. TV. Nasa Biblia pa rin ang kaibigan. Sabi dito, and quicken thou me in thy way, establish thy word unto thy servant who is devoted thy fear. At hindi lang kaibigan na ang TV ay magbibigay sa atin ng magpapa-string sa ating mga utak, ibigay sa atin ng iba't ibang mga maling ugali. Ngunit ito din kaibigan ay magbibigay o magdudulot ng sakit. Alam niyo po, ako rin sa research, na ang TV kaibigan, kada oras na nagagastos sa harap ng telebisyon, kada araw ay may dalang 11% mas malaking panganib na mamatay nang maaga sa lahat ng kadahilanan. At 18% mas malaking panganib na mamatay dahil sa sakit sa puso na tuklasan ng bagong pag-aaral. TV watching kills. Yun yung sabi ng mga researchers, kaibigan, na ang ating palang pagpanood ng TV na buong araw nandun tayo sa ating sofa at wala tayong kilos-kilos sa ating lecture kayo na sa health, kaibigan, ang osteoporosis, inactivity, walang ehersesyo. Pero dito, kaibigan, sabi dyan, 18%, mas malaking panganib, na sakit sa puso ang ating makukuha. At sabi nga, isang research na ito, kaibigan, Blue Cross Blue Shield, watching TV shortens lifespan, study shows. Hindi lang pala sa pagkain natin, kaibigan, ang dahilan kung bakit umikli ang ating buhay. Isa din yan sa TV. Yung mga taong nanonood ng 4 hours a day, kaibigan, 80% ang kanilang panganib na mamatay sa cardiovascular or CV disease and 46 higher risk of all causes of death. Ito yung nabanggit sa pag-aaral, kaibigan. Sabi nito, watching TV could shorten your life. Ito yung ma-research at kailangan, kaibigan. Yan ay galing sa news headlines. Watching TV shorten your life. Kaibigan, napakaraming mga rason or napakaraming mga reasons na pwede tayong magawa. Magbasa ng aklat, magbasa ng Biblia siguro. Ano, kaibigan, sa pagdating ng Panginoon, tayo ay, parang masasayangan tayo sa mga oras na ating nasayang sa panonood ng TV sa panahon sa pagbabalik ni Jesus. Kaya kaibigan, kung mag-aral tayo ng Biblia, magbasa tayo ng Biblia, ito ay magbibigay sa atin ng expansion sa ating mind, ating frontal lobe. Kaya nga, may ginawa silang tools, kaibigan, upang masolusyunan ang bagay na ito. Dahil nga, naging addict na ang karamihan nito, gumawa ng isang bagay or tools, kaibigan, para matagumpayan talaga ang problemang ito. Alam niyo kung ano ang kanyang ginawa, kaibigan, na tools? Gusto niyo malaman yun? Para mas tagumpayan ang panonood ng TV? Ang kanyang ginawa, kaibigan, ay iyan. Isang hampas mo lang dyan. Sira na yung TV mo. Of course, kaibigan, hindi ko sinasabi na hampasin yung TV mo, kaibigan. Napakarami mga program sa TV na pwede mo panood. Madalas, karamihan sa mga program sa TV ay hindi maganda. May mga 3EBN, pwede mo mapakinggan. May mga Hope Channel siguro, na yung mapapanood ng mga mga sermons. Pwede ito mapanood mo, kaibigan. Ngunit, madalas, kaibigan, sa TV ay hindi magandang panuorin. Kaya kung gusto nyo na tools, kaibigan, suggestion yan para sa atin. Isang hampas mo lang, sira lang yung TV natin, kaibigan. Isang hampas lang. Kaya, gumawa sila, yan lang. Siguro, meron tayo lahat nun, right? Meron ba tayo mga martilyo sa bahay? Wala akong martilyo sa bahay. Okay, masamang mga pita ng mga mata. Ito yung ginagawa ng Diablo, kaibigan, upang ang ating mga desisyon ay talagang manghina sa
sa pagdesisyon sa katotohanan. Hindi lang mga palabas, kundi mga pornografiya at mga video games din sa mga bata. Sinisira ng Diablo, kaibigan, ating pamilya sa mga bagay na ito. Like for example, mga movies din, kaibigan, yung mga Hollywood movies ay hindi talaga secure na panoorin. May mga pinaghalo-halo sila dyan. Like mga sex na hindi dapat panoorin ng mga kabataan. Napakaraming, kaibigan. At yan ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Pangalawang Trojan horses ni Satanas, mga pita ng laman. Pangatlo, kaibigan, kapalaluhan sa buhay. Pride of life. Ito yung bagay na hindi masyadong pinag-uusapan sa iglesia. Pero ating pag-uusapan ngayon, kaibigan. Sabi ito, kapalaluhan sa buhay ang pangatlong Trojan horse ni Satanas. Isa sa mga rason kung bakit nahulog si Satanas sa kasalanan ay dahil sa pride. Tama? Dahil sa kapalaluhan. At dahil hindi niya na-overcome yung pride, kaibigan, hindi siya humingi ng kapatawaran. Hindi niya binigay lahat sa Panginoon. Kasi nga, ang pride, kaibigan, ito ay maghatid sa iyo. Hindi ka talaga ihatid ng pride sa pagmapakumbaba. Never. Pride will always lift you na ikaw yung tama. Right? Ikaw yung tama. Sabihin mo, no, ako yung tama. Ano ba yung pride, kaibigan? Ito yung isa sa mga rason kung bakit namatay si Jesus. Ito yung dahilan kung bakit pinako si Jesus sa krus. Ito ang opposite ng karakter ng Panginoon. Si Jesus ay mapagkumbaba. Tama? Pumarito siya sa lupa, namatay. Kanyang siya nagpakumbaba isang hari at naging isang tao. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-isip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Ito yung karakter ni Jesus. Ang mapagkumbaba. Kapalaluhan sa buhay, kaibigan. Actually, mahalos lahat ng mga churches, kaibigan, ay parang hindi na naririnig o napakinggan ang topikong ito. Itong kapalaluhan. Itong pride of life. Atin tinan ang isa sa mga special na pride of life. Itong cosmetics and jewelry. Ano, kaibigan, itong mga hikaw na ito, ano bang mangyayari pag susuot ka ng hikaw? Parang maganda ang iyong pakiramdam, tama? Parang ikaw yung focus kasi may hikaw ka eh. Actually, noong una, may hikaw ako dito. Pero hindi hikaw na yung talagang binutasan yung aking tenga. Yung hikaw na parang halaman, alam niyo, yung laruan namin na ginagano namin sa aming mga tenga. Pero kaibigan, kahit yun lang, parang ang puso mo parang, parang ang ganda mo nang tingnan kasi may hikaw ka eh. How much more, kaibigan, na ganito? Actually, men also wear sometimes na mga hikaw, hindi lang mga babae. How about yan, kaibigan? Tingnan yung mga taong ito. Kung okay lang na maghikaw sa tainga, eh walang problema dyan. Tama? Kung okay lang, kaibigan, na maghikaw-hikaw ka sa tainga, eh siguro yung sa ilong, hindi naman siguro problema yan. Wala naman kaibahan siguro yan sa hikaw. Ano, kaibigan, siguro pagdating dito sa seminar, nakita nyo ito yung... Siguro may mga tao dito. Ilagay natin na itong mga taong ito ay nag-attend sa ating seminar. Ano yung iisipin nyo sa kanila? At tatabi yan sa inyo. Siguro takot kayo. Yan, kaibigan. Napaka... Hindi na naman, kaibigan, ang tindi. Sabi ni ng Panginoon, kaibigan, na hindi ibig sabihin na yung gumagamit ng mga jewelry o gumagamit ng mga hikaw ay ating ginaganon sila. No, kaibigan? Ang ating tinitian dito, kaibigan, sinasabi ng Panginoon na gawin mo kung ano ang kapuri-puri sa Panginoon. Huwag yung hindi kapuri-puri sa Kanya. Ito yung mga lahas, actually, kaibigan, ng mga teksto natin titinan. Genesis, hindi po natin ito pag-aralan lahat. Genesis 35, 2 and 4, Exodus 33, 4 and 6, Hosea 2:13, Isaiah 3:16 to 21, 1 Timothy 2:9, 1 Peter 3:3 and 4. Napansin po natin Genesis 35, kaibigan, patungkol ito sa alahas. Sabi po sa Genesis 35, 2 and 2, ito yung panahon na nag-apostasiya ang pamilya ni Joseph, or ni Jacob, rather. At sabi niya, nang magkagayo sinabi ni Jacob sa kanyang sangbayan at sa lahat niyang
kasama. Ihiwalay niyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo ang magpakalinis at magpakalinis kayo at magbago kayo ng iyong mga suot. Ano pang sabi? At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel at gagawa ko roon ang dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumaakin sa daan ng aking nilakaran. At ano sabi niya? At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang mga pinakadiyos na nasa kamay nila at mga hikaw na nasa kanilang mga tainga. At itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Sikem. Ito, kaibigan, ay isang paganong mga diyos-diyosa na nabanggit sa Biblia. Itong mga hikaw, itong mga alahas, sinabi ng Panginoon, yan ay galing sa paganong tradisyon. Kaya pinalibing ito ni Jacob. Kasi ito ay naging diyos-diyosan nila, kaibigan. Alam niyo, kaibigan, hindi ko gustong maging diyos-diyosan ang mga alahas na ito. Gusto kong maging Diyos si Jesus. Amen? Gusto niyo maging Diyos si Jesus mismo sa inyong puso? Of course, hindi ito, kaibigan, na mga diyos-diyosan. Itong mga hikaw na ito, itong mga alahas na ito, kaibigan. Kaya po ito nakita, kaibigan. Tingnan niyo po ito. Yan ay tinatawag na filth, kaibigan. Kasuklam-suklam. Dahil sa alahas, kaibigan, yan ay tinatawag sa Isaiah verse 4 and 4, chapter 4 and 4, karumihan. Gusto niyo mag-ganyan, kaibigan? Dahil sa alahas, ano kaya ang iniisip ng Panginoon kung ganyan ang kaniyang mga bayan? Ano, kaibigan, kung gusto niyo po ng teksto pa, 2 Kings 9 verse 30, dito din po, kaibigan, si Queen Jezebel actually, siya ay wicked queen. At dito din nagsimula, kaibigan, itong mga cosmetics. Kaniyang pinunturahan ang kaniyang mukha, pinunturahan ang kaniyang mga katawan. At ano nangyari? Ito ay decoration painting sa kaniyang katawan, kaibigan. Ito din ay galing sa paganong mga tradisyon. Alam niyo, kaibigan, kahit nga ngayon, sa katotohanan ang atin natanggap, isipin niyo lang, ginawa ng Panginoon ang tao. Nung ginawa ng Panginoon ang tao, hindi niya ito, ginawa niya ito na parang napakaganda. Ilagay natin na ikaw ang Panginoon yung painter. Nag-paint ng Panginoon ng isang napakagandang painting at pinakita sa iyo at sinabi, ito yung painting ko. At sinabi mo, napakagandang painting mo, pero let's improve something. At yung tao ngayon na ginawa ng Panginoon, pininturahan, pinaint ng Panginoon, nilagyan mo ng eyebrows na pink at nilagyan mo ng iba't iba mga kulay, tinuldukan mo doon at sinabi mo sa Panginoon, oh yan, maganda na. Ano ba ang Panginoon, kaibigan? Alam niyo, kaibigan, ginawa tayo ng Panginoon na napaka-simple. Amen? Simple tayong ginawa ng Panginoon, kaibigan. Sino ba ang nagdagdag sa ating mga katawan? Gusto ng Diablo, kaibigan, na ang kapalaluhan o itong pride ay may pasok sa ating mga buhay. Coloring. Let me mention, kaibigan, ang aking mama dati, mahilig siya sa coloring. Coloring sa buhok. Pero I'm not telling na coloring sa buhok ay makasalanan, magkasala ka. Coloring sa... Ano pa mga coloring na nilagay sa... Ano pa mga coloring? Sa ngipin? Wala namang coloring sa ngipin siguro, kaibigan. Sa kuko. Yun, sa kuko din ang coloring. At pag ganun-ganun pa, black na black yung kuko. Ano, kaibigan? Manggaling basta kung ano ang ating nilagay, ang ating kagandahan? O galing sa ating looban, si Kristo sa ating puso? Kaibigan, kaibigan pa rin ba tayo? Amen? Gusto ng Panginoon, kaibigan, na atin itong maintindihan. Gusto ko rin maintindihan natin ito lahat. Gusto ng Panginoon na ang ating buhay ay magiging simple, modest, sa paningin ng iba. Tingnan po ito, kaibigan. Isang teksto po dito. Gayon din naman, na ang babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas,
ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Sa panahon ni Pablo, kaibigan, itong mga ginto ginanilagay nila sa kanilang buhok upang sila ay matingnan na napakaganda. Ngayon, kaibigan, hindi na siguro ginto ang nilalagay. Ano na? Gawin na nilang... Ano gagawin nila sa kanilang buhok? Magiging ginto din? At ito, kaibigan, sinasabi, hindi malaging hiyas o buhok o ginto o perlas o damit na mahalaga. Gusto ng Panginoon na simple ang ating buhay. Amen? Simple, kaibigan. At ano pa? Gaano karami sa hindi ang pwede lang sa Diyos? Gaano kaya? Gaano karami ang hindi ang pwede lang sa Diyos? Kung hindi, of course, hindi. Nung sinabi ng Panginoon na huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy na yan, yan ay hindi talaga. How about yung wedding ring, kaibigan? Sabi ng iba, well, yung wedding ring, okay na naman siguro yun. Yung wedding ring, kasi protection yun sa kasal. Di ba yun yung sabi ng iba? Protection yun sa kasal, yung wedding ring. Kaibigan, may tanong ko sa inyo, yung wedding ring ba ay protection talaga sa patay, sa kasal? Alam nyo, kaibigan, napakaraming mga may wedding ring ngayon, ngunit divorce. Sa kanilang pagkasal, kaibigan, sinuot nila yung wedding ring, ngunit nakuha pa rin ng iba. Siguro hindi wedding ring ang iyong kailangan, kaibigan. Ano ang kailangan nyo? Aso! Para hindi manakaw ang iyong asawa, kaibigan, hindi wedding ring ang kailangan mo. Aso ang kailangan mo! Hindi manakaw ang asawa mo, kaibigan. Tahol yan ang tahol. Talaga, ano yung wedding ring, kaibigan, hindi yan yung magbibigay ng proteksyon sa ating kasal. Yan ay galing din sa paganong pagtuturo, kaibigan. So ano ang ating dapat patnubayan, kaibigan? Ano ba ang ating susundin? Personal na opinion? Siguro sasabihin nyo, ah, grabe naman. Grabe naman itong pag-aaral na ito. Parang napakatindi. Parang hindi ko masunod. Napakaraming, ano ba ito? Stricto talaga ito? Personal ba na opinion, kaibigan? Tradisyon ba? Siguro nakasanayan natin. Ah, hindi siguro. Okay lang ito siguro sa Panginoon kasi nasa kasanayan ko na eh. Palakad ba sa iglesia? Okay naman ito ng church? Okay lang naman ito sa elder? Okay lang siguro ito na gawin? Kaibigan, ito bang ating susundin, kaibigan? O ang Biblia? Kaibigan, gusto kong sundin ang Biblia. Kahit anong sabihin ni elder, kahit anong sabihin ni pastor, hanggat sinasabi ng Biblia, ang Biblia ang susundin ko. Amen? Yan din ba ang susundin niyo, kaibigan? Hindi natin pwedeng idepende ang ating mga kaligtasan sa ating kapwa makasalanan. Gusto kong idepende, kaibigan, ang kaligtasan sa Biblia. At ito po nakita ngayon, kaibigan, na gusto ng Panginoon tayo ay maging modest. At isa pa, kaibigan, sabi dito, anong pinakalugod-lugod na pwede natin magawa kay Jesus? Gayon din naman na ang babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Kaibigan, ito po ay napakasensitibo na topiko. Especially ito. At ang aking dalangin ay hindi po kayo ay saktan. Atin pong tingnan ang katotohanan. Amen? Gusto niyo bang mapatuloy pa ako? Mabigat ang topikong ito, kaibigan, pero kailangan kong isabi. Bilang naranala ko, kaibigan, nung si Ted Wilson mismo, ang presidente ng church, ng worldwide church. Nandun kami sa Amazing Facts. Siya ay nag-ordain sa amin bilang mga evangelist. Sinabi niya, preach the three angels' messages with boldness and be faithful to your calling. At tumatak yun sa aking isipan. Sabi ko, Lord, may times na hindi ko ma-i-present ang katotohanan dahil ito ay makakasakit sa aking kapwa. Ngayon nga, kaibigan, gusto kong i-present dahil mahal tayo ng Diyos. At para gusto kong maging faithful sa aking calling bilang preacher, gusto kong maging faithful, kaibigan, at sasabihin ko ito sa inyo. Amen? Para ito sa ating kaligtasan. And I hope tayo ay kaibigan pa rin pagkatapos nito. Mahinhin o katimtiman na hinahon. Ano yung kaibigan, nung ginawa si Adan at si Eva, sila ay may damit. At ang damit nila ay glorious na damit. At nung nagkasala sila, ano nangyari? Sila ay nahubaran.
Atong nahubaran sila kaibigan, sabi nga dito, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ano ang purpose ng Diablo dito? Ang kasalanan ang siyang nagpapasimbolo sa kahubaran. Dito kaibigan, nakita natin na ang nakedness ay motibo ng kaaway na kanyang hubaran ang tao. Ano kaibigan, kung ating titinan ang mundo ngayon, may naked city na nga, may naked beach, napakarami mga bagay kaibigan. At ano nyo po ba, na ito din ay pumapasok sa iglesia. Hindi siguro naked ang iyong makikita, ngunit ano ang iyong makikita kaibigan? Sa inyong observation, yung mga miniskirts, at yung ito napapansin kaibigan sa iglesia, at ano yung mga nagsusuot ng miniskirt, hila na hila, hila na hila, pagano na pagano'n, eh bakit ka sumusuot ng maiksi? Ihilain mo naman pababa. Ano, nandun kami sa Manila kaibigan, may isang babae na sumakay siya, napaka-iksi ng kanyang, dito talaga napaka-iksi at nung nandun kami, ginaganon niya, pababa niya, eh pag ibaba niya, eh nandiyan, yung dito niya, mababa din. Sabi ko, ano man nangyari sa babae ito? Bakit ka kasi sumusuot ng maiksi kung ihilain mo naman yan pababa? Eh, suot ka na lang ng mahaba para hindi mo nahihilain. Ano yung kaibigan, hindi, naguguluhan na talaga ako sa aking isipan bakit ito ginagawa ng mga babae na sumusuot ng napakaising mga damit, ngunit hila naman ang hila. Ito ba ay nangyari na ngayon, kaibigan, sa ating iglesia? One time, nag-preach ako nito, kaibigan, katabi ko siya. Napaka-iksi, nasa pulpit kami. Napaka-iksi ng kanyang minister. Hindi ako napakali. Sabi ko, Lord, ang tindi, ano yung kaibigan, ginawa tayo kaiba. Iba tayo ang ginawa. Ang mga babae ay ginawa na iba. Alam niyo sa mga lalaki, maging tapat ako sa inyo. Mga lalaki, may mga lalaki dito, right? Oh, mga lalaki. Ang mga lalaki, kaibigan, isang tingin, wala pa yan. Pag pangalawang tingin na yan, iba na yan. Pangatlong tingin na nga yan, kaibigan, nasa isipan na yan. Alam niyo, ginawa tayo ng pari na iba. Kung kayo mga babae, sa inyong pagsuot, gusto niyo ba maligtas ang mga lalaki, mga babae? Gusto niyo ba maligtas ang mga lalaki? Yes or no? Yes. Tulungan niyo ang mga lalaki, kaibigan. Tulungan niyo ang mga lalaki. Kasi nasa kanilang isipan, kaibigan, sa panahon na titingin niyan sila, nandun ang mga temptation sa kanilang isipan. At yun, mga babae lang, parang wala lang. Ganun-ganun ng mga babae. Parang wala lang na nangyari. Ngunit sa isipan ng mga lalaki, ang tindi nito. Kahit saan na tumitingin. Kaibigan, kung gusto nyo talaga maligtas ang mga lalaki, pwede bang haba-habaan natin ang mga damit? Pwede ba yun? Yes or no? Kaibigan, ito ba eh? I mean, I'm talking as really as a brother. Gusto ko itong sabihin, kaibigan, dahil tayo ay magkakapatid. Amen? Tayo ay isa ang pamilya. Tayo ay Seventh-day Adventists. At gusto nating pag-usapan ito dahil ito ang siyang sisira sa prinsipyo ng Panginoon. Ginawa tayo ng Panginoon ng modest. At kaibigan, siguro mga babae, pwede din nating masabihan ang ating kapwa-babae, right? Sabihin natin. Kung talagang concerned tayo sa ating kapwa-kaibigan sa kaligtasan ng iba, sometimes parang wala lang tayo eh, parang ganun-ganun tayo. Ah, bahala siya. I have my own salvation. Iba-iba naman natin, ano yan tawag dyan sa Tagalog? Yung kaligtasan mo ay kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan ko. Kanya-kanya ang kaligtasan naman tayo eh. Bahala ka dyan. And kaibigan, if we truly love one another, we need to help one another. Amen? Tulungan natin bawat isa kaibigan. Hindi din gustong masira ang standard ng church. Ang standard natin iglesia kaibigan ay napakataas at hindi to dapat masira lang ng Diablo. At sinisira niya, ngunit hindi ito mawawala. Matthew 5:28.
Don't misunderstand me, kaibigan. Hindi ko ibig sabihin na ito yung susuotin niyo. Na lahat na lang ng katawan mo ay talagang sinuot mo lahat. O kagaya ng mga ito, kaibigan, na kahit mainit, huwag nyo namang ganun pag-intindi ang aking sinasabi, kaibigan. Yung modest lang. Yung hindi lang makikita yung private na mga parts. Yung modest lang, kaibigan. Modest na mga damit. Hindi ganyan. Siguro, kaibigan, pag may susuot niyan, wrong ang aking pag-deliver sa aking sermon. Hindi ibig sabihin niya, yan ang ating susuotin, kaibigan. Ladies, kailangan nating magsuot ng modest na mga damit. Below the knee? Pero dito, below the knee. Yung hindi lang makita ang ating mga private parts. Tulungan niyo ang mga lalaki. Amen? Praise the Lord, mga babae. Praise the Lord. Ating tulungan ang ating mga kapwa lalaki. Of course, lalaki ako. So, kaibigan, ang ating sinabi sa inyo ngayon, ang tatlong mga pita ng or Trojan horses ng kaaway, ito ay hindi para tirahin ang bawat isa, ngunit upang tulungan ang ating kapamilya, ating kapwa, ating mga kaibigan. Ito, kaibigan, ay pinapahayag ko sa inyo upang tayo ay sama-samang itaas ang standard ng Panginoon. Amen? Sa gabi ito, kaibigan, sabi ng Panginoon, you are a peculiar people. Paano tayo maging peculiar if ang ating mga damit ay kagaya din ng mundo? Paano tayo maging iba sa iba kung tayo ay pareho sa kanila? Gusto ng Panginoon, kaibigan, na tayo maging iba. Kapag makita ng mga tao, iba to yung mga tao. Makikita kong kabanalan. Makikita ko yung Jesus sa mga buhay ng mga Kristiyana ito. Sa huling talata, kaibigan, sabi dito, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Hebrews 12 verse 2. Na siya ay dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniniwalang bahala ng kahihiyan at umupo sa kanan ng lulukan. Kaibigan, tiniis lahat ni Jesus upang tayo ay maligtas. Iniwan niya lahat upang tayo ay maligtas. Kaibigan, ang tanong, gusto niyo rin bang iwanan ang lahat? Gusto niyo rin bang ibigay lahat sa Panginoon ngayon gabi, kaibigan? Sa ating pagtatapos, may isang kwento. Alam niyo ba kung paano maghuli ang mga Afrika ng unggoy? Hindi niyo alam. Sabihin ko sa inyo, ang paghuli nila ng unggoy, kaibigan, may isang lagayan sila na kasya lang yung kamay ng unggoy. At yung nature kasi ng unggoy, pag makahawak yan sila ng pagkain, hindi nila yan bibitawan. So, ang ginawa ng mga Africans, nilibing nila itong parang yung lagayan, yung parang battle. Nilibing nila sa lupa. Nilagyan nila ng pagkain. At yung mga unggoy, tuwang-tuwa yung mga unggoy. Ganun sila ng unggoy. Pag ganun, hindi na nila makuha yung kanilang kamay. Kasi nga, pag makuha nila yan, mahawakan nila ng kaibigan, hindi nila yan iiwanan. Hindi nila yan bibitawan. Yun yung nature ng mga unggoy. Ganun ng ganun. Kahit nandun na yung parating na yung mga tao, ganun pa rin siya ng ganun. Hindi siya makakaalis dahil hindi niya mabitawan ang kaniyang pagkain na nakuha o nahawakan. Kaya nahuli ang unggoy na ito. Napakabubo ng unggoy. Tama? Napakabubo. Bakit? Pwede lang niya niyang bitawan at siya ay maging malaya. At siya ay makakalayo. Ano yung kaibigan? Sometimes unggoy tayo eh. Sometimes parang ating ugali, parang unggoy din. Alam natin na itong mga bagay na ito, ang siyang nagpakulong sa atin, itong kasalanan na ito, ang siyang nagpakulong sa atin, ngunit hindi pa rin natin binibitawan. Parati pa rin nating hinahawakan kahit alam na natin na ito ang siyang magpapahuli natin kay Satanas. Kaibigan, hindi ko po gusto na maging unggoy. Gusto niyo bang kagaya ng unggoy? Hindi tayo bobo, kaibigan. Ginawa tayo ng Diyos na may pag-iisip. Amen? Ginawa tayo ng Diyos na pwede nating maisip at pwede ano ang ating gawin. Kaibigan, sa gabing ito, sa ating natutunan, siguro nahawakan mo yan ngayon. At gusto ng Panginoon na iyong bitawan iyan. Ikaw ba yan, kaibigan, sa gabing ito, na gusto mong sabihin sa Panginoon, Lord,
dito na magtatapos lahat. Gusto ko nang iwanan ito. Gusto ko nang iwanan ang lahat ng mga pita ng Trojan horses ng kaaway. Sa gabing ito, gusto kong itayo at iwanan ang lahat ng mga ito. Kung ikaw yan, kaibigan, pwede bang ipakita yan sa pagtayo ng iyong mga paa? Lord, music, drums, no more. Gusto kong ibigay sa iyo ngayon ang aking buhay. Amen, kaibigan. Amen. Atin pong awitin, kaibigan, ang ating kanta, Take My Life and Let It Be. Ating awitin. Lord, to Thee take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my life and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. Kaibigan, sama-sama nating itaas ang standard ng Panginoon. Atin pong itaas ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin, Panginoon, mabigat man ang aming tupiko sa gabing ito. Maraming salamat sa paghanda ng aming mga isipan at puso. Gusto po namin maitaas ang iyong standard. Gusto po namin ikaw ay makilala ng buong sanglibutan. Kahit sa aming mga pananamit, sa aming mga ginagawa araw-araw, nakapuri-puri lahat ng aming gagawin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga addiction na meron kami. Siguro sa movies, sa musika na hindi kalugod-lugod sa iyo. Tulungan po, Panginoon, ang bawat isa na sa gabing ito, tuluyan naming ilibing ito at hindi na namin kukunin pa ulit. Patawarin, Panginoon, ang bawat isa at linisin ang bawat mga puso. Mga motibo at bigyan ng kapayapaan ang bawat puso. Maraming salamat, Panginoon, ay sisilyuhan niyo po ang aming mga isipan. At tulungan na hahakbang sa panibagong mga motibo, panibagong mga habits and lifestyle ng aming buhay. Ito man ay medyo mahirap, Panginoon, ngunit alam po namin na inihanda niyo po ang lahat para sa amin. Ito po ay aming hiling sa matinis na pangalan ni Jesus na tayo pagligtas. Amen. Bukas po